ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga ngayong bata. Ngayong gabi sa episode ng Walang Hanggang Paalam. Sa DNS, papasok pa si Mang Nick sa opisina ni Leo. Dito ay sasabihin ni Leo kay Mang Nick na ang akala pa ni Mang Nick ay tatanggapin pa siya ni Leo pagkatapos umano ng ginawa ng kanyang anak na si Emen kay Anton. Sasabihin ni Mang Nick na pinaniwalaan agad iyon ni Leo, pero sasagutin siya ni Leo na sa biktima na umano ng galing na si Emen ang dumukot sa kanya. Dito ay sasabihin ni Mang Nick na kaya pinoprotektahan ni Leo ang mga Hernandez dahil may relasyon sila ni Amelia at si Leo umano ang protector ng mga sindikato, di mapipigilan ni Leo ang kanyang sarili at muntik na niyang masaktan si Mang Nick. Aalis na lamang si Mang Nick sa opisina ni Leo. Gayon din ay lalabas si Leo sa DNS at dito niya maabyutan ang isang larawan na kumalat sa gate ng DNS. Ang nasa larawan ay si Franco kasama si Leo. Dadagsain si Leo ng mga reporters at itatanong na kung ano ang kanyang koneksyon kay Franco. Hindi saysagot si Leo sa mga reporters, sa halip ay magagalit siya dito at aalis na lamang. Sa di kalayuan naman ay nagtatago si Kuloy at Mang Nick dahil sila ang nagpakalat ng mga larawan ni Franco at Leo. Mag-aalala naman si Kuloy para kay Mang Nick dahil baka hindi na ito makahanap pa muli ng trabaho. Para kay Mang Nick ay hindi problema ang trabaho. Para kay Mang Nick ang mahalaga ngayon ay ang makuha nila ang hustisya na kanilang ipinaglalaban. Sa bahay nam ni Leo, sasabihin ng kanilang kasambahay na ipinapatawag si Leo ni General Ronquillo. Agad naman na pupunta si Leo kay General Ronquillo, dito ay sasabihin ni Ronquillo kay Leo na pinayuhan na siya dati nito na linisin ang kanyang pangalan sa mga kinasasangkutan nito na mga issue. Ibabalita din ni General Ronquillo kay Leo na tinatanggal na siya sa kaso ng sindikato at anumang kaso na kaugnay noo. Gayon din ay ibabalita ni Ronquillo kay Leo na isa na din siya sa pinaiimbestigahan ng DNS na sangkot umano sa sindikato. Hahataran naman ni Celine si Anton ng pagkain at sasabihin ni Anton kay Celine na inaayos na niya ang kanilang nalalapit na kasal. Sisigot si Celine at sasabihin na inatake pa lamang si Anton sa puso, ngunit para kay Anton masasama ang lagay ng kanyang puso kung hindi matutuloy ang nilang kasal. Dadalaw si Aling Linda kila Mang Nick upang humingi ng tulong kay Emma na huwag ituloy ang kasal nila Celine at Anton. Dito din aaminin ni Aling Linda na hindi talaga mahal ni Anton si Celine dahil ginagawa lamang iyon ni Celine upang impalapit sa mga Hernandez at malaman ang katotohanan sa pagkawala ni Robbie at ang pagkamatay ni Bernie. Ihahatid ni Kuloy si Aling Linda palabas ng bahay, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay mayroon na palang nagmamatsyag sa kanila. Mag-uusap naman si Leo, Amelia at Anton. Dito ay sasabihin ni Amelia na imbis kay Emen ang focus ng mga tao ay napunta ito kila Leo dahil sa paglabas ng mga larawan ni Franco at Leo, pinanggako naman ni Leo kay Anton na magbabayad si Emen sa lahat ng ginawa nito sa mga Hernandez. Agad naman natatawag si Mang Nick kay Emen upang ibalita ang sinabi sa kanila ni Aling Linda. Doon ay malalaman ni Emen na nagpapanggap lang si Celine na mahal nito si Anton. Doon din ay marerealize ni Emen na lahat pala ng ginawang iyon ni Celine ay kasama pala si plano ni Celine upang mapalapit sa pamilya Hernandez. Sa DNS, papasok pa si Mang Nick sa opisina ni Leo. Dito ay sasabihin ni Leo kay Mang Nick na ang akala pa ni Mang Nick ay tatanggapin pa siya ni Leo pagkatapos umano ng ginawa ng kanyang anak na si Emen kay Anton. Sasabihin ni Mang Nick na pinaniwalaan agad iyon ni Leo, pero sasagutin siya ni Leo na sa biktima na umano ng galing na si Emen ang dumukot sa kanya.
Dito ay sasabihin ni Mang Nick na kaya pinoprotektahan ni Leo ang mga Hernandez dahil may relasyon sila ni Amelia at si Leo umano ang protector ng mga sindikato, di mapipigilan ni Leo ang kanyang sarili at muntik na niyang masaktan si Mang Nick. Aalis na lamang si Mang Nick sa opisina ni Leo. Gayon din ay lalabas si Leo sa DNS at dito niya maabyutan ang isang larawan na kumalat sa gate ng DNS. Ang nasa larawan ay si Franco kasama si Leo. Dadagsain si Leo ng mga reporters at itatanong na kung ano ang kanyang koneksyon kay Franco. Hindi sisigot si Leo sa mga reporters, sa halip ay magagalit siya dito at aalis na lamang. Sa di kalayuan naman ay nagtatago si Kuloy at Mang Nick dahil sila ang nagpakalat ng mga larawan ni Franco at Leo. Mag-aalala naman si Kuloy para kay Mang Nick dahil baka hindi na ito makahanap pamuli ng trabaho. Para kay Mang Nick ay hindi problema ang trabaho. Para kay Mang Nick ang mahalaga ngayon ay ang makuha nila ang hustisya na kanilang ipinaglalaban. Sa bahay nam ni Leo, sasabihin ng kanilang kasambahay na ipinapatawag si Leo ni General Ronquillo. Agad naman na pupunta si Leo kay General Ronquillo, dito ay sasabihin ni Ronquillo kay Leo na pinayuhan na siya dati nito na linisin ang kanyang pangalan sa mga kinasasangkutan nito na mga issue. Ibabalita din ni General Ronquillo kay Leo na tinatanggal na siya sa kaso ng sindikato at anumang kaso na kaugnay noo. Gayon din ay ibabalita ni Ronquillo kay Leo na isa na din siya sa pinaiimbestigahan ng DNS na sangkot umano sa sindikato. Hahataran naman ni Celine si Anton ng pagkain at sasabihin ni Anton kay Celine na inaayos na niya ang kanilang nalalapit na kasal. Sisigot si Celine at sasabihin na inatake pa lamang si Anton sa puso, ngunit para kay Anton masasama ang lagay ng kanyang puso kung hindi matutuloy ang nilang kasal. Dadalaw si Aling Linda kila Mang Nick upang humingi ng tulong kay Emma na huwag ituloy ang kasal nila Celine at Anton. Dito din aaminin ni Aling Linda na hindi talaga mahal ni Anton si Celine dahil ginagawa lamang iyon ni Celine upang impalapit sa mga Hernandez at malaman ang katotohanan sa pagkawala ni Robbie at ang pagkamatay ni Bernie. Ihahatid ni Kuloy si Aling Linda palabas ng bahay, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay mayroon na palang nagmamatsyag sa kanila. Mag-uusap naman si Leo, Amelia at Anton, dito ay sasabihin ni Amelia na imbis kay Eman ang focus ng mga tao ay napunta ito kila Leo dahil sa paglabas ng mga larawan ni Franco at Leo, pinanggako naman ni Leo kay Anton na magbabayad si Eman sa lahat ng ginawa nito sa mga Hernandez. Agad naman natatawag si Mang Nick kay Eman upang ibalita ang sinabi sa kanila ni Aling Linda. Doon ay malalaman ni Eman na nagpapanggap lang si Celine na mahal nito si Anton. Doon din ay marerealize ni Eman na lahat pala ng ginawang iyon ni Celine ay kasama pala si plano ni Celine upang mapalapit sa pamilya Hernandez.